Pinagumpak lang umaga po sa mga Kristiyanong gumawa ng isang isyo na sumamba at magkahinga sa presensya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Ang bawat araw po ay punong-puno ng pagpili. Nasa atin po kung ano yung pipiliin po natin yung tama. Wala po sa kamay ng sino man ang mga bagay-bagay na desisyon na pwede po natin gawin. Maiksi lamang po ang buhay, pero pag napili po natin yung tama, umahaba. Amen po ba? So, purihin po ang Panginoon, ang Diyos naman ang ating palakpakan. Amen. Purihin ang Panginoon. Bago po ang magsimula sa isang mensahe na maririnig po natin sa umagang ito, nais ko pong magbigay ng isang katanungan kung bakit marami pong Kristiyano, why there's a lot of believers are struggle to grow in the service to God. Bakit maraming Kristiyano? Bakit hindi na lang magkasundo-sundo yung mga simbahan? Bakit may kanya-kanyang denomination na dito po tayo tinatawaran ng iba't ibang denomination, ng ibang relihiyon? Bakit yung mga born-again Christian hindi na lang magkaisa? Sa tingin nyo po ba kung sa kasalukuyan ay babalik na ang Panginoon at pinaninindigan natin yung ating sariling pananampalataya o yung ating denomination, sa tingin niyo po ba kung dumating ang ating Panginoon ay makakasama kaya tayo? I mean, alam po naman nating lahat na si Kristo ay babalik upang ang bride o ang church ay kanyang isama. Ngayon, kung babalik ang Panginoon at kukunin niya na yung kanyang bride, which is the church, handa po ba tayong lahat? Nakakasiguro po ba tayo na makakasama tayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian? Ano po? Bakit maraming mga pastor, ang mensahe ko sa umagang ito, hindi lamang po para sa mga dumadalo ng pagsamba, kundi para sa mga katulad din po namin, pastor. Sa dami po na napupuntahan ko pong mga denomination, mga bishops, nung nakaraan po ay nandun po ako sa Alabang, kausap po namin yung mayor po ng Sagada. Nakatagpuin namin po pas. Last week po nandun po kami sa Alabang. Kasama po si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List at si yung second seat po na si Congressman Paul Hernandez. Tapos yung chairman po ng RJM o Rizal for Jesus Movement. Kasi nga may mission kami last week sa Benguet. Tapos ngayon, mamaya po, 2 o'clock ng hapon, babiyahe po kami papunta ng Sagada. Tapos Abra, Cervantes, tapos Abra. Tapos punta po ng Quirino. Namit ko po, kasama po, sinama po ako ng pastor dito sa Kainta. Namit ko po yung mga bishop at mayor. Ang bata pa po nung mayor nila, 42 years old. Last year, galing din po kami doon. So, kung titignan ko po, o kung titignan po natin, bakit may kanya-kanya? Ba't kanya-kanya? Anong mga bagay-bagay ang hindi napagkakasunduan? So, masyadong malaki paliitin po natin sa loob ng simbahan o sa loob ng pamilya para medyo maliit lang yung scoop. Ano po? Bakit hindi magkasundo? Ano ang mga kadahilanan? Siguro meron po tayong maisasagot. Sabi po ng isang manunulat, it is hard to grasp the reality of Christ's humble sacrifice on our behalf. But we are called to emulate it or to tularan yung halimbawa sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi at ginagawa po natin, and that must be blanketed in a spirit of humility and self-service. If we refuse to die to our love of self, marami po kasi mas mahal yung sarili kaysa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? We will remain held captive by our pride and of little use to the kingdom of heaven. But if we choose to submit and obey the truth of the scripture which command us to humble ourselves, we will be exalted.
And according to Romans chapter 5, wala po tayong ibang tutularan kundi ang halimbawang ipinakita po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, pagkat siya po ang perpektong halimbawa. Hindi po kami mga pastor, at wala pong, I think, wala pong sino mong pastor maliban kay Kibuloy, na sabi niya, ganito ang pagkakasabi niya, pagdating ninyo sa langit, hindi niyo makikita ang mukha ng Panginoong Hesus. Hindi niyo makikita ang mukha ng Ama. Ang mukhang ito ang inyong makikita. Imagine! Kamangha-mangha ang kanya pong declaration sa kanyang sarili na sinasabi niya po noon na siya po ang anak at ngayon iba na. Siya na rin po ang Ama. Sapagkat ang Ama at ang anak ay iisa po. So parang, it sounds good. Pag hindi po tayo biblically rooted ng salita po ng ating Panginoon, parang tama yung kanyang sinasabi. Dapat po talaga nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. According to Romans chapter 5, verse 6 to 8, sabi po dito, sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan, mahirap mangyaring ialay minuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Sa isang taong matuwid, ha? Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y, kailan daw? Nung tayo'y makasalanan pa. Maaring may gumawa, maaring may mga has, maaring may maglakas loob na gumawa na mamatay para sa isang taong mabuti. Pero walang sino man ang gagawa para sa isang taong masama. Sabi pa sa Bisaya, may racing. Diba? Pero may gumawa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Kaya siyang gumawa at nagbigay daan upang maranasan natin yung kanyang grasya sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang. Makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 7 hanggang 10. O James chapter 4, verses 7 to 10. Ang sabi po ng James chapter 4, verse 7 to 10, sa magandang balita po ganitong pagkakasulat, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang Diablo at lalayoan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Sabi niya, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Kung makalala po natin, mga kapatid, sa aklat po ng pangalawang Korinto, Kabanatang 4, Talatang 7, ganito naman po ang pagkakasabi. Sabi po sa verse 7, 2 Corinthians chapter 4, verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanan ng espiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kami sisidlang palayok lamang upang ipakita na ang kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. So walang sino man, kahit gaano pa kalaki ang kanyang kongregasyon na pastor, kahit marami siyang namamanipula, kahit marami siyang napapaniwala, kahit marami, alam niyo po, ito yung nakakalulod eh, pag pinapalakpakan ka na ng maraming tao.
Alam niyo po. Ito po yung problema. And praise God sa mga kapatiran dito po sa Divine, because they are very much willing to serve and to be used by God. But take note, sabi po ng Biblia, mas malaki ang pananangutan ng mga taong alam ang katotohanan ngunit hindi niya ginawa. No exemption to eh. Alam mo na eh. Pero ang madalas na malaking problema ng bawat Kristiyano, ginajustify niya pa yung pagkakamali na kanyang ginagawa. So imbis na, tandaan po natin, isa lamang ang dalawa sa Biblia ang hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Yung nagkasala sa banal na Espiritu at ang pangalawa yung kasalanan hindi ihinihingi ng tawad. Sabi nila, isa lang po, Pastor, yung paglapastangan lang sa banal na Espiritu. No. Kung hindi mo ihingi ng tawad ang kasalanan ginawa mo, hindi mo patatawarin ng Diyos. Why? Very clear, 1 John chapter 1 verse 9. If you confess, if you accept that you failed God in your life. Tandaan po natin mga kapatid, yung buhay na meron tayo nung kinilala mo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, yung buhay mo hindi na sa iyo yan. Diba sabi natin, isinusuko ko Panginoon yung buhay ko sa iyo. Bakit marami sa atin eh, masaktan ng konti para bagang end of the world na, ayaw ko na sa simbahan, lilipat na ako ng simbahan. Paglipat mo, ganun pa rin ang sitwasyon mo. Bakit? Hindi mo na-overcome eh. Pinapadaan po tayo ng Diyos sa isang proseso na kung saan ma-appreciate natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ganun kadali ang maging lingkod ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa simbahan, being a preacher and being a pastor is far different. Hindi porke nangaral tayo ng salita ng Diyos, pastor na tayo. Kailangan mong may tupang inaalagaan. Araw-araw na kahit yung itutulog mo na lang, kahit gusto mong manood, hindi ka makakapanood pag may tumawag, pastor. Andito po kami sa ospital. Pastor, nag-away po kami mag-asawa. Hindi, mulay kayo. Hindi mo pwedeng sagutin ang ganun. Maghihiwalay na kami, pastor. Pwede pang pumunta ka dito. Maghihiwalay pa na pala kayo. Bakit kailangan nyo pa ng pastor? Ano yun? Gusto nyong madama yung pastor? Diba? Ang paglilingkod ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na walang bawian. Kahit na ano po yung pagdadaanan natin, gaano mang kahirap, gaano mang kalalim yung problema natin, to serve is our lifetime commitment to God. Kasi yung buhay na meron tayo ngayon ay hindi na po atin. Yung dating buhay na meron tayo, makasalanan yun, ay inubos na po yun eh. Doon sa krus sa Kalbaryo. Wala na po yun yung meron tayo ngayon, yung buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Buhay na dapat natin ipagpakumbaba. Ganda po ng inyong tema. Jesus Christ is the bondage breaker. Marami pong attender ng church, kahit sa church po namin, hindi ko ba ikakaila. At marami pong kilalang pastor ay may bondage talaga eh. Sa simbahan lang eh. Bandage ng labahin. Bakit hindi ka nakapunta sa simbahan? Eh, gamit ko po, Pastor, rin naman. Bandage ng trabaho, bandage ng kapisnes. Bandage ng plansain. Hindi ba pwedeng ipagpaliban yung paplansain, yung lalabahin? Ba, napakadali po ng solusyon yan. Kumuha po kayo ng isang boteng gas. Tapos posporo. Kahit gaano pa kadami yan. Tapos kukuha po kayo ng Biblia. Upo-upo kayo, buhusan nyo ng gas, hindihan nyo. Hindi pa po kayo tapos magbasa ng Biblia, ubos na ang problema nyo. Tapos na. Kaya lang, may problema ang susunod. Hindi talaga natatapos ang problema, mga kapatid. Kaya andyan ang salita ng Diyos upang magbigay linaw sa mga pang-araw-araw nating gawain at desisyon na naka-pattern sa salita po ng Diyos. Amen po ba? Sabi po ng 2 Timothy chapter 4, in season and out of season, preach the good news. Why? Kahit namatayan ka, kahit mabigat ang pakiramdam mo, kahit hinahabol ka na ni Judith. Diba? Kailangan mo pa rin kahit may pinagdadaanan ka, gaano
kami sa Pina Francia Thursday. Sabi ko pa, uso yung mga patay ngayon ah. Ang dami pong namamatay ngayon. Pastor, punta po kayo dito. Bakit may patay? Nagtatrabaho ko. Tingnan niyo po, sugat-sugat yung kamay ko. Tama po ng ano, formica. Yung parang tayo sa ibabaw ng table o cabinet. Pag nasagi mo ng konti. Tatrabaho ko. Kaya lang, sabi ng Bible, preach in season and out of season. Why? Because when we preach the good news, somebody will accept it and will receive it and they will be saved. They will be changed. They will be transformed. Amen po ba? Kaharap ko yung payatot na dating, sorry sa word, dati pong ang laking mama, matatagpa po sa akin ngayon, payat na payat. Sabi niya, oh, sabi, ayos ka. Sabi niya, anong ginagawa mo sa buhay? Sabi ko, ito, nang-obstruction, nakapolo ka. Di ba, punta kami ng ano, magtuturo ako ng salita ng Diyos. Alaga naman nakagusgusi na ako, magtuturo ako ng salita ng Diyos. Ano ba nangyari sa buhay mo? Sabi ko, ano nangyari sa buhay mo? Tinan mo yung tsura mo, tsaka yung tsura ko. Di ba? Gusto ko nang magbago eh. Sabi niya, may bit-bit. Payat na payat. Katropa po ng kuya ko doon sa Pina Francia, mga katropa ko po dati. Mga may hiling po magsinghot na kung ano. Sabi niya, gusto ko magbago. Sabi ko, kailan mo gusto simulan? Hello? Kailan mo gusto simulan? Busy pa ako eh. Ay, hindi ka magbabago. Kapunta kami doon. Magtuturo kami ng salita ng Diyos. Sumama ka. Sa kanan lang. Eh, gusto ko pa lang magbago. Ang imong simulan ngayon. Amen? Ang simbahan ang nag-iisang lugar na kung saan ang bawat pamilya, mag-asawa, relasyon ay inaayos ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So coming from this passage, telling us, there is a bandage of pride in the life of every Christian. May bandage. Pride. Sabihin natin pride. Pride. Anong pride ba yan? Mura na lang ngayon, di ba? Ay, saan kanto, meron na eh. So, yan po ang topic natin, the bandage of pride. Mahirap po kasi pagka alam natin magaling tayo, malakas tayo, mahusay tayo, matalino tayo, may pera tayo, everything, pag meron ka, self-sufficient ka, parang hindi mo kailangan ng Diyos. Di ba? Pero isang araw, I tell you, tuturuan ka ng Panginoon sa pinakamahirap na sitwasyon kapag hindi ka marunong magpakumbaba sa harap niya. I tell you, ang dami ng mga professionals nag-give up. I'm not saying na mag-resign kayo sa mga trabaho niyo. What I am saying, hanggang hindi mo natututunan magpakumbaba sa harap ng Panginoon, dadaan ka sa pinakamahirap na proseso. Pero kung meron ka ngayon, maganda ang puso mo sa harap ng Diyos. Ay, yung meron ka, palalakuin pa yun ng Panginoon, palalakihin lang po yun, palalawakin ng Panginoon, extend na yung tent mo. Bakit? Pinagyayaman mo, tandaan, katiwala lang po tayo dito. Amen po ba? Hindi tayo may-ari dito, kahit yung buhay mo, lahat ng meron ka ngayon, hindi yan sa'yo, pagkakatiwala lang sa'yo ng Diyos. Ministry, nakakatugtog ka ngayon? Pag hindi mo pinagyaman, isang araw, baka pati yung tumutugtog, tinatawaran mo na yung wala yan. Dati ako born again, dati ako nag-preach, dati ako nag-Bible study, dati ako nag-discipleship. Ano nangyari? Dati yun. Anong importante? Yung nakaraan yung kasama ko yan. At yung ipagpapatuloy natin habang tayo nabubuhay. Kaya sabi ko kanina, ministry or being servant is lifetime commitment. Regardless kung anong pinagdadaanan natin, eh, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Manalangin po tayo, makapangyarihang Ama, binubuksan po namin ang aming sarili sa inyong harapan. Patuloy po kami nagpapasiyasa. Ang iyong banal na Espiritu ay patuloy niyong pakilusin sa aming kalagitnaan. Siyasatin kami, i-reveal sa amin yung mga bagay na habang kami pinoproseso, i-reveal sa amin yung mga bagay na hindi pa po namin naisusuko sa inyong harapan.
At hayaan niyo, pag hinayag ng Banal na Espiritu, matuto po kaming tumanggap ng aming pagkakamali at pagkukulang at tumigil kami ng kapangyarihan at kapatawaran upang isang araw makita mo kami ng aming dedikasyon, ng aming commitment ay laging sa Panginoon. Hindi sa buhay na ito, sa ibabaw ng lupa, ilipas ito. Ngunit ang nagtitiwala sa iyo ay makakasama sa walang hanggang kaluwalhatian. For the meantime, as we continue living in this world, Lord, we pray that your word will become our strength and power to overcome all every obstacle, every bondage that Satan is doing to hinder us. Maglingkod sa iyo. Gamitin niyo po ang iyong paglingkod. Buksan niyo ang kaisipan at puso ng bawat mananampalataya sa umaga nito. Malaya po kayong mangusap ayon sa kakayanan ng isip at pananampalataya na pinagkatiwala dito sa amin upang isang araw matagpuan niyo po kami na tapat na maglilingkod sa iyo at hindi susuko, hindi gigila, hindi susurrender, Panginoon, kundi magpapatuloy na maglilingkod at magpapagamit sa iyo hanggang sa muling ng pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. So the bondage of pride, I tell you, walang taong walang yamang. Ipapaputol ko po yung lampas ng daliri ko kahit ngayon. Hindi po ako nagyayabang. Kapag may nagsabi dito, Pastor, wala po akong yabang. Lahat ng tao may kayabangan. At pag titingnan po natin yung pride sa ibang terminology, ang tawag po dyan, kapalaluan. Mapagmataas. Parang medyo kaya pang sigurahin salitang mapagmataas yung kapalaluan. Pag sinabing kapalaluan, a person who advantaged by pride will control every person in his community, in his surroundings. Bakit? Lahat tayo, gusto natin tayo ang nasusunod. Di po ba? Pero po sabi ng isang pastor, alam nyo nung nag-asawa ako, hindi na ako naging tama. Bakit? Nag-asawa ko na lang ang laging tama, lagi na lang ako mali. Eh, nag-asawa ka, wala namang pumilit sa'yo. Ginusto mo yan, nag-desisyon ka dyan. Buntot mo, hila mo. Kaya pag may asawa kayong iniintindi kayo, inaasikaso kayo, inunawa kayo, aba, mag-praise the Lord ka na, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Amen. Hindi tayo nakachamba dyan. Kachamba ko. Hindi po, ang Diyos ang nagbibigay ng kaparis ng ating puso pag ibinigay natin yung puso natin sa Kanya. Amen. Kaya, pag nagdusa ka sa iyong marriage life, aba, wala kang sisisihin dyan kundi sarili mo. So, question, how can we break free from the bondage of pride? Paano tayo mapapalaya o magiging malaya mula sa tanikalak ng pagmamataas o kapalaluan? Paano? Hindi po mangyayari yun kung hindi po natin sisimulan ngayon. Tinanong ko po ang asawa ko, ma, kamusta yung Bible study? Kasi nasa trabaho nga po ako. Gawin ko po, sinundo ko po sa Bible study. Anong topic niyo? Boy, seek it first, the kingdom of God. Matthew 6:33. And His righteousness. And all those things will be added unto you. Anong focus niyo? All those things will be added. Asa yung seek it first? Diba? Alam na natin yan, matagal na eh. Ang problema, hindi natin ginagawa. Yun ang witness ng mga mananampalataya, natatakot ibigay ang para sa Diyos. Kaya sabi niya, wala na ako. Kailan ka ba nawalan? Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Amen ko ba? Kaya lang, pride kasi ng isang, ng bawat individual na may pupunta sa iyo, hindi mo ma-provide yung kanyang pangailangan. Di ba? Kahiyan naman, di kumpare, lumapit. Di mas mayroon pag si Mary ang lumapit. Okay, tapos kung pare, lapit sa akin, okay lang. Diba? Pwede ko siyang pausapin. Pare, pasensya ka na, naunahan ko eh. Dumating si Judith. May pigay ko na. Maybe next week. Diba? Don't play as God. Don't play as provider. Pag wala, tanggapin mo wala. Pag-iusap na. Diba?
Nakuha po ba natin? Question. What is pride? Ano nga ba yung pride? Ang sabi ng isang manunulat, in the theological sense, pride is defined as an excessive love of one's own excellence. Ayos. Excessive love of one's own excellence. Achievement ko yan, pinagpagalan ko yan, yung diploma na yan. Nagsunog ako ng kilay dyan, naba? Tirinabaho ko yan araw at gabi. Tandaan mo, sabi ng Biblia, remember that it is He who gave you the ability to produce wealth. Every good gift's coming from God. Anong ipagmamalaki natin? Yes, pinaghirapan lang, pero binigyan pa ng Diyos ng lakas. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya sabi ng Biblia, ang sino man nagmamatas, yung pinapagsak. As a deadly, ano to? Sin. And further, immoral behavior and countered by heavenly virtue of humility, that is pride. So, to break free from the bondage of pride o pagmamataas, kahambugan, kapalaluan, ang sabi ng salita ng Diyos na patuloy na pinapaalala sa atin sa araw na ito. Number one, we have to submit ourselves to God and resist the devil. Napakalinaw po na sinasabi po ng salita ng Diyos, that we have to submit. Isusuko po natin sa Diyos at ipagkakatiwala natin sa Kanya upang yung pride. Sabi nito, ngunit, nagsasabihin itong cellphone ba? May pride na rin yan natin. Yan. Kaya na, pasakop kayo sa Diyos para malabanan natin ang Diablo na patuloy na ginagamit yung pride na yun from Old Testament, even in our generation today, the devil is using pride. That's why Apostle James telling us today to be submitted. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan nyo ang Diablo at siya'y lalayo sa inyo. Para lumayo ang Diablo, katetem, kabubulong, kasasabi, ay! Alam mo, pag nagpakumbaba ko, wala ka na. Kaisipin ng iba. Mahina ka. Kaya ayaw na ayaw natin sasabihan, mahina tayo. Di ba? Ayaw natin sasabihan, talunan tayo. Ang sabi ng Biblia, si Kristo, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Bagkos nagpakumbaba siya katulad ng isang alipin. Oo, tulad ng isang alipin. Bond servant. Diba? Ayaw natin tawagin tayong alipin. Ayaw nga natin inuutosan eh. Palapak naman dyan mga kabataan natin. Ako na naman! Ba't ako? Eh, sino? Baliktad na po ngayon eh. Yung anak na ang nag-uutos lagi sa magulang. Abay, teka muna. Naubos na ba yung generation na katulad namin? Kasi sa panahon po namin, abay, pag may kausap yung magulang namin, hindi ka pwedeng dumadan. Kahit gumanong ka pa, kahit nakababa ka na. Pag alis nun. Pag nagtanong ka, may kausap, si mama, ma, ilan isasahin, sabi ng nanay ko. Yun yung literal na makuha ka sa tingin. Kahit anong paliwanag, pag alis nyo, kumuha ka ng tatlong sanang bayabas. Pag tingin ng nanay ko, maliit ito, palitan mo ng medyo malaki-laki.
Ngayon, hindi. May kilala ko dito lang. Yan sa housing. And let's say, pinapagalitan niya yung kanyang 7 years old na anak, lalaki. Sabi ng kanyang anak, sige, paluin mo ko, pakulong kita. Anak ko yan, tubuhin ko pa yan eh. Oh, magkasama kami naglalakad ng anak ko, pag-akbay ko, mataas na para sa akin si AB. Sabi ni Joy, pa, mataas na si AB. Kahit lumaki pa sa akin, umubura sa akin, kahit gumagapang na ako. Diba? Ang hirap kasi sa atin, magulang, leader ng simbahan, tito, tita, pastor, hindi tayo marunong magsabi. Pag nagkamali, ilalaban talaga, hanapan natin ang butas yan kung saan makapangatwiran tayo, kung saan makapagpalusot tayo. Lusot ka sa tao, pero sa Diyos, hindi. Amen? At yun, ang unti-unting kumakain sa utak mo, na hindi ka rin rinirespeto ng kapwa mo. Hindi sila naniniwala sa'yo. Bakit? Nakikita nila, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang nais ng Diyos sa atin, magkagawa lang nating sumuko sa Kanya, magpasakop sa Kanya, o kanino man. Tapos na nga yung election, galit pa rin kay Duterte, galit pa rin kay Bongbong Marcos, tapos na yung election. Ilinagay na sila dyan ng Diyos. All we have to do is to support and pray for them. Ang tawag dyan, submission to the authority. Bakit? Kailangan natin mag-submit. Pag hindi ka mag-submit, mahuli ka, kulong ka. Tama? Si Lord, pag nahuli ka, umiika ng tawad, naya ka. Pero pag dito mahuli ka, kulong ka, bayad ka. Amen po ba? Galing talaga nila. Palapakan naman natin si Lord. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magpakumbaba o magpasakop sa ating Panginoon. We have to fulfill the condition of God's word, which is to submit and to resist. Papasakop ka sa Diyos, nagpasakop ka na, huwag mong hayaang alipinin ka pa ng dablo. Inalipin ka na niya ng matagal. Kristiyano ka na ngayon. Pinalaya ka na ng Diyos. Jesus Christ is the bondage breaker. He has won the victory at the cross of Calvary more than 2,000 years ago. And those who submitted themselves to Christ will become also victorious. Pag pinarangalan ang Panginoon, sabi ng Biblia, pararangalan din tayo kasama niya. Bakit? Isinuko natin kasi yung buhay natin sa kanya. Gusto niyo ng maayos na pamilya? Gusto niyo ng maayos na simbahan? Sabi tayo kay Lord. Hindi dahil sa sinabi ni Pastor, kundi dahil yun ang sinabi ng Biblia. Hello? Hindi dahil yun ang sinabi ng Bible study leader. Hindi dahil yun ang sinabi ni Brother Gilbert. Whatever you do, whether you drink or you eat, do it for the glory of God. Sa trabaho, yung kasipagan mo, hindi lang dapat para tumaas ang ranggo mo, tumaas ang sweldo mo. Yung kasipagan mo, gawin mo sapagkat hindi mo yan ginagawa sa tao, kundi ginagawa mo yan sa Diyos. Hindi malulugi ang kumpanya. Lalago yan. Papalain niya ng Diyos kasi may lingkod ng Diyos na tapat. At pag ang kumpanya lumaki, kasama kang lalaki. Amen po ba? Huwag kang mag-isip, sila lang ang nakikinapan yung overtime. No, hayaan mo na. Hindi sila kikita kung hindi ka magdagdag at least kalahating oras sa trabaho mo. Diba? Ikalulugi mo ba yon? Ang problema, hello, sa mga babaeng magaganda, mag-feeling maganda, pagdating sa trabaho, oras na, bandit lak, pupunta ng CR, magre-retouch sa kalahating oras. Babalik. So, upuan. Pag merienda, bago lumabas, magme-merienda, retouch na naman. No stories na eh. Isang oras, ang lugi ng kumpanya, binayaran siya. Sa tingin niyo ba, hindi malulugi yung kumpanya? Inaasahan tayo na nagtatrabaho. Saksa ka. Ngayon, disgrasya.
Wala ka, natandaan niyo po, hindi ko pa malilimutan, nung bago pa lang ako Kristiyano, 1995 ko ako nabuhay ng sabi ng pastor, pag minahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho. Pag minahal mo ang iglesia mo, ang church mo, mamahalin ka rin ang church mo. Amen? Why? Golden principle. Do unto others what you want them do unto you. Duman ang iyong tininim, yun ang iyong aanihin. Unahin natin. Tandaan nyo, pag hindi ka marunong mag-submit sa mga kinauukulan, ang totoong struggle, hindi ka rin nagsasubmit kita. Bigyan na kita ng 100 dahilan para hindi mag-submit. Ang totoo, hindi ka nagsasubmit sa kalooban ng Diyos. Pag may problema sa church, mga leader, huwag na natin tawaran. Huwag na natin sisihin. Ay, si ano kasi mahina. Pag ikaw ang naging leader, ewan ko lang sa'yo. Maniwala ka sa akin. Magre-reklamo din yung mga nasasakupan mo. Kasi hindi tayo perfecto. Dinadaan pa tayo ng Diyos sa proseso. Para nang sa ganun, pag ilinagay ka niya sa isang posisyon, ma-appreciate mo kung paano ma-proseso. Amen po ba? Sabi po dito, submission or humility is so important to God because God is jealous God. Siya lang ang gustong maitaas. Amen po ba? Hindi ba siya karapat-dapat na maitaas sa buhay natin, sa paglilingkod natin, sa pamilya natin? Hindi ba siya karapat-dapat na maitaas sa pamumuhay natin bilang mananampalataya? Hindi ba na siya na tumawag sa atin nung tayo makasalan ng paminahan niya na tayo? Inunawa niya tayo? Inintindi niya tayo? Pinatawad niya tayo? Yung kanya kahit sa isang anak binigay para sa atin upang matutunan natin magpasakop at magkakumbabas. Nang sa ganun, lahat ng struggle mo sa buhay, lahat ng problema mo, hindi ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos ay gagawang kasama ng mga nagmamahal sa kanya. Amen? Sila ang dapat itaas. Sabi po ng Biblia, in Exodus chapter 34 verse 14 says, "For you shall worship no other God, not yourself, not your wealth, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God." Ayaw niyang may ibang naluluwalhati, napaparangalan. Ayaw niyang may kahati. Hindi naman ilun. Bakit hindi ba siya karapat-dapat? Na siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nagbibigay pati ang hininga natin araw-araw. Hindi ba siya karapat-dapat na maging siloso? Binigay niya ang lahat sa akin. Sa atin, wala siyang itinira. Kahit isa, wala siyang itinira. Karapat-dapat na na mag-submit tayo sa kanya. Amen po ba? Amen. Pride. When excessive can lead to a variety of negative outcome, it can create a barrier between people, making it difficult to form or maintain good working relationship inside and outside to our church family. Ang pride po o hindi pagpapasakop ang nagiging dahilan upang magkanya-kanya tayo. Wala pong problema kung meron dito isang araw nasa ibang lugar para mag-church plant, wala pong problema. May magpapastor, it's so long process to be a pastor, but we are so glad. Lahat po nang gusto magpastor, itaas nyo po ang kamay ninyo. Tingnan nga naman. May gusto ba magpastor dito? May gusto ba dyan magpastor? Imagine, no? Ilan ba tayo dito? 80. Tapos may isang nagtataas, babae pa. Lalaki, panindigan naman kayo. Hello? Si Ben. Pastor, may asikasway muna ako. Di pa ako nag-asawa. Di pa ako gumagrado. I tell you, pag natutunan yung mag-submit kay Lord, siya ang bahala sa iyo. Maaaring hindi perfect sa paningin mo, pero perfecto sa kalooban ng Panginoon. Maaaring hindi perfecto sa taste mo, sa ganda ng gusto mo, pero perfecto yan dahil yan ang bibigay ng Panginoon para sa iyo. Why? God is perfect God. Pag nagbigay siya, alam niyang yun ang kailangan natin. I remember Pastor Ramini ng Kofos niya. Fitted. Diba? As man's need
fitted. 0-0 po yun. Parang yung tubo, PVC, pag sinalpak mo po yun, sigyado po yun. Nagbikit yun. Kahit pihitin mo, kahit paluin mo, unless putulin mo, nagaliin mo, mapag-ihiwalay mo. Pero pag pinili na yan ng Diyos, fitted in every niche. Why? He knows everything. Bakit kailangan mag-submit tayo sa Kanya? He knows everything. Kahit yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo, alam na yun ng Diyos. You remember sa kayo? Bago pa magkaroon ng sikimoro, sabi ng iba, 50 years. Ahead of time, nandun na ang sikimoro bago pa ipanganak. Si gamay na tao, nagsaka sa sikimoro. Bago pa dumaan doon ang ating Panginoon, andun na ang sikimoro. God always prepared ahead of time. Amen? Bago pa gamitin ang mga punong kaoy na gagawin daon ni Noah, bago pa magkaroon ng baha, tinanim na yun ng Diyos. Naka-prepare na yun. Kaya kung nangangamba ka sa buhay mo, sa kinabukasan mo, I tell you, just submit yourself to God. He will prepare everything that you need. Yun ang paniniwala ko. Yun ang sinabi ng Biblia from the beginning. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Everything was being prepared by God. All we have to do is to submit. Sabi natin, submit. Submit to God. We are family of believers. Amen po ba? So ang kailangan po natin, submission. Ang Diyos po ay laging pumipili ng kanyang itatalagang persona upang tayo ay pangunahan. Sabi po ng pumuntang isang babae sa bayan, nakaraan yun, member po ng isang simbahan. Ay, kamusta na doon kapatid? Sabi niyo, Pastor, wala kami leader doon eh. Lahat kami pantay-pantay. Pagbigyan nyo lang si Sister Vivian, pagbigyan nyo lang sa gusto niya eh. Ano, Brother Chris, palagay mo. Isama muna si Ming. Diba? Kung pagbibigyan natin ng request ng lahat, pero hindi natin pagbibigyan ng salita ng Diyos, magulo ang buhay. Buti na lang ang galing ni Lord bago pa tayo lumabas sa ibabaw ng sanlibutan. Nakaprepare na. May pattern na. Sabi, ang hirap niyan, Pastor. Oh, totoo, hindi ito madali, pero possible. All things are possible. Nothing is impossible. Huwag pa kung mabala, hindi pa. Sigaw ka pa. Nothing is impossible. Tapos, sinasabi, submission lang, hindi mo kaya. Sorry, ha. Magalit na kayo sa akin. Pero I tell you, hindi po akin ito. Salita po ito ng Diyos. Bakit? Marami nang nababat na ayos ang buhay sa mga tao marunong mag-submit. Pero yung ayaw mag-submit, nagulo po. Nagkahiwa-hiwalay na sila. Hanggang ngayon magulo. Bakit? Ayaw mag-submit. Sa school, pumasok ko ng school, ayaw mag-submit dun sa rules and regulation, tanggal ka. Diba? Sa trabaho, may rules and regulation. Pag sinabi ni Kuya, ikaw ay alas 8, nandito na kayo. Nagtatrabaho na kayo ng alas 8. Dapat nandun ka na, 30 minutes before 8, nandun ka na. Gumagawa ka na, pihit-pihit ka na ng repeat. Yung anak ko po, lalaki, tuwang-tuwa po yung pag nagre-repeat, parang nagbabarin doon. Naiipit siya, doon. Hindi lahat ng gusto natin makakabuti sa atin. Amen? Pero tiyak po ako, 100% lahat ng gusto ng Diyos makakabuti sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. So too much pride can hinder personal growth. When someone is too prideful, they may be unwilling to admit, di ba, their mistake or shortcoming, which can prevent them from learning and growing mentally and spiritually. So submission is biblical teaching. At makakatulong po tayo ito sa atin para maging maganda ang relasyon natin sa ating pamilya, sa simbahan. Pag may tinalaga ang Diyos, igalang natin, respetuhin natin. Pag may mali siyang ginawa, mananagot siya sa Diyos. Amen po ba?
May nagkamaling pastor, may nagkamaling leader, mananagot siya sa Diyos. Huwag po nang huslaan, baka naman may dahilan siya. Galit ka, pinatawad na pala ni Lord dito, galit ka pa. Di ba? Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Humingi na ng tawad kay Lord, yun ikaw, hindi mo pa mapatawad. Sino ay may problema? Di ikaw. Dadalhin mo yan, maging sa pagtulog. Panaginipan mo pa yan. Tapos pag nagising, hindi ka na makatulog. Lugi ka. Di ba? Matutunan natin ang lahat ng bagay ay pinapayagan ng Diyos na mangyari sa ikabubuti ng mga nagmamahal. Mahalin lang natin ang Diyos at tiyak kaya natin patagumpayan ang lahat ng struggle natin sa buhay. Lahat ng mga pinagdadaanan mapapagtatagumpayan natin basta mag-submit tayo. Amen po ba? Second, to break free from the bondage of pride, number 2. Mayroon pong topic ito eh. Kasi pati ako, tinatamaan dito eh. Eh kami ng pastor, ang galing namin magpalusot. Sabi ng isang pastor, inhale! Hindi, alam niyo ba, hell? Impyerno. There is nothing. Oh, there is weeping and gnashing of teeth. Sabi nung isang matanda, senior citizen, hanang ipin. I was correction, ganakog yan. Nasin eh. Weeping and gnashing of teeth. Sabi nung isang senior citizen, ay, master, correction, ganakog yan. Walang yun na nasin, kasi walang ipin eh. Walang pustiso. Eh si pastor ayaw magpatalo. God will provide! Galing ni pastor, di ba? Talaga. Mga patid, we have to break free from the bondage of pride. Number 2, we have to come near to God. And He will come near to you. He will come near to us. Conditional, di ba? Di ba? Ang Biblia naman laging conditional eh. Kung ipapahayag ng iyong mga labi, pag hindi, ay, wala pa. Wala. Give and it will come back to you. Magtanim ka at ikaw ay kakain. Conditional po ang Biblia. Kaya sinasabi po dito, we have to come near to God and He will come near to us. Verse 8. Sabi ng verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. So pag hindi stable po yung decision making natin, yung oo ngayon, bukas hindi. Yung bang ang hirap yung kausap mo na alas 7, darating 7:30. Ano naman yun? Filipino tayo, may Christian time tayo. Ano ba ba? 11:27. Sigurin tayo pa, hindi na tayo invite ulit. So, the text is teaching us today, actually inviting us to come near to God. Why? For relationship. To develop intimate relationship. Imagine, si Lord gusto makipag-relasyon sa akin. Wow! Sino ba naman ako? Sino ka para bigyan ng panahon ng Diyos sa pag lumapit ka sa Kanya? Hindi ka niya iindihan. Bakit? Sabi ng John chapter 6 verse 37, hindi ko itataboy ang lahat ang lumalapit sa akin. John 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo natin nabibigyan tayo ba ng iyong pasanin kaya aking pagpapahinay. Hindi nagbabago ang invitation ng Panginoon kahit gaano ba karami ang nagawa mong kasalanan, kahit gaano ba kalaki, kahit hindi mo na mabilang. When you come to God, nais ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa iyo. At pag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, I tell you, magugulat ka, may mga nagbabago. Amen. Kung struggle ka pa ngayon, okay lang yun. Hindi naman overnight ang pagbabago. Amen po ba? Diba, subukan mo, mahilig ka sa anti-rise. Ang hirap nun, it's long process, lifetime process sometimes. But still, what is important? Gusto mong magbago.
Ang mahirap yung sinabi, wala! Tandado! Sarado! Tinalihan ko na ng mga bakal ng malalaki, binak ko na, winelding ko na. I tell you, mamamatay ka nga dyan. Hanggang mamatay ako, ganito na lang ang relino. Mamamatay ka talaga dyan. Maniwala ka sa akin. But when you come near to God, why? Holiness will reflect you. Righteousness will reflect you. Transformation will bring transformation. Blessing upon blessing. Why? Nakikipagrelasyon ka sa Diyos eh. Nakikipag-ugnayan ka sa Kanya eh. Nananalangin ka, lumuluhod ka sa Kanya sa mga bagay na hindi mo kaya. Pinagkakatiwala mo sa Kanya yung mga struggle mo. Hindi ko to kaya, Panginoon. Hindi ko kaya ang buhay. Hindi ko kaya. Nahihirapan ako. Nag-struggle ako sa maraming bagay. May mga weakness ako until now, but I'm still serving the Lord because I know, I believe that one day, God will totally transform me. Yun talaga ang totoo eh. Pag hindi tayo lumapit sa Diyos, saan tayo lumalapit? Diba? Yun lang, doon lang tayo pwedeng mabago kapatid, yung mga decision making natin. Pag pinilit mo na ang pinto ng iyong silid, nakipag-usap ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Yun yung battle eh. Kailangan ko matulog, pagod ako. May round the clock prayer kami, walang magpe-pray ng alas 12 ng madaling araw. Maghapon ka ka. Sa lalagari, maghapon eh. Kailangan meron pang Diyos papunta ng mission. Lagari, maghapon. Uwi ako, alas 7 na ng gabi. Makikipagsiksikan pa dyan, may angkas akong, may labor ako, saan? Alam ako eh, nahanap na nung asawa eh. Bagong pamanak yung asawa, hindi pwedeng gabihin. Struggle ako, tapos pag nasa trabaho pa ako, pabalik ka agad, alas 7 na nung tapos, ay sa Bible study ha. Mayroon tayong Bible study, hindi ko pwedeng magpahinga. Sabi ni Lord, tinanggap-tanggap mo yan eh. Ikaw naman ang mission, di ba, maglilingod ka sa akin, anong re-reklamo mo ngayon? Hindi naman kita pinilit eh, di ba? Sabi ko, Lord, palakasin mo lang ako. Iligtas mo lang ako dun sa nagsisiksikan truck dyan sa Marcos Highway. Yung mga kulit na kulay green dyan na tatlong gulong. Nakala mo sila may ari ng kalsada. Ikaw na yung may parang sila pang may katwiran, mga wala naman lisensya, wala namang prangkisa. Ikaw pang iiwas. Di ba? Eh, ang hirap gumawa ng hindi maganda sa kalsada ngayon. May vlogger dyan na bigla kang pag napitikan ka dyan, I tell you, sikat ka kaagad. Pwede naman magsisi, but the damage. Ang hirap magpahilo, kapatid. Eh, mas mabuti pa. Lord, hindi ko kaya talaga. Aminin talaga natin. Diba? Ako, hindi ko kaya. Nahirapan po talaga ako. Sabi niya, hindi pa, babalik ka ba ngayon? Sabi ko, naman dito ko uwi. Hindi po punta ka ng mission, di ba? Oo, punta ko ng mission. Hindi ko alam, once ko isang linggo pa, kumbaga na. Alam ko pa naman kung gaano ka important. Kala ko nalulungkot dahil naalis ako eh. Pahayong baon ko ah. Binibigyan ko yan ako, lahat po ng anak ko, dalawa lang matipid po sa baon. Si John sa Mandarin pumapasok, 100 lang ang alamas yun. Nakakapag-contoy, nakapag-text. Si Amy dito, 70. 70 pesos. Ngayon may bike siya. May nagbigay ng bike sa kanya. Abay, 100 lang sinisigil sa akin. Bakit ba? Pag-list na bumaba, nagbabike ka na. Ito ba, ang dami namin groupings eh. May sayaw, may luto, may drama. Abay, may school yun. Hindi naman tayo pelikula. Bakit ganyan? Imbis na makat... Eh, nung... Kasi minsan... Hindi ko po ikinakaila. Si pastor po, Jacob Altrades, nagkakarpintero po ako, nagwe-welding ako, nagtutubero ako, nagpipintor po ako. Nagpa-plumber, nag-grooping po ako, nagwe-welding ako, di ba? Lahat! Nag-joyride po ako. Pag nag-joyride ako, hindi ko po problema yung pang-araw-araw na baon ng anak ko. Bakit? Lagi ako may pera sa bulsa. Pag binit-bit ko yung bag ko, lagi may barriyan. Pag dukot lang, ubigay ng pera. Eh ngayon, ang construction po, may kinontrata kong maliit na cabinet. Tatlo. Pastor ka ba? Oo. No, ngayon, kung nagko-construction ako,
Kinontrata ko, 13,500. Ginawa ko na ng 5 araw, dalawa kami. Na yung bike mo yung papaayos. Pati ka mabili ka ng bike, ako mapapaayos. Hindi naman tumulong eh. Nag-basket ko na doon, nagpa-bike-bike lang doon yung anak ko. Nag-gastos pa ako. Hindi ako nahiyang aminin. Masaya ako sa ginagawa ko. Wala akong pahinga, isang linggo hanggang gabi. Nagme-ministry ako. Tapos ngayon, sabi nung, hindi ka ba napapagod? Sabi nung hipag ko, hipag, baka pwede mo, panggas. Gcas ka, padala ko sa'yo. Nasa home kami. Sabi na, sige kuya. Sabi ko sa kanya. Hindi ka ba napapagod ko yan? Tapos, babiyay ko, isang linggo. Galing dito, papuntang Kabanatuan, doon kami matutulog. Tapos kinabukasan punta kami ng Sagada, Banawi ang daan namin, ngayon Biskaya. Yung mga pastor kami pupuntaan sa Sagada. Yung kay Mayor, yung mga pastor doon. Tapos pagdating doon, Cervantes. Punta kami ng Abra. Akit ng mundo. Balik ng ikot. Balik kami ng, kasi may babalik yung kami mga Ita. Agta, doon sa Quirino province sa pinuntaan namin nakaraang linggo. Hindi ka ba napapagod? Kapatid, ito po ang sikreto. Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapagod. I mean, hindi tayo pwede, napapagod tayo, pero yung pagod na, pwede ka naman magpahinga, di ba? Isang oras, wala na yan. Tulog mo, idlip mo, wala na yan. Kausapin mo sila, Lord, pagod ako, payakap naman. Nasasabi niya ba yan? Yes. Lord, payakap naman. Ang dami ko na hindi na magkasa sa isip ko, Lord, yung gagawin mo, please. Dagdagan mo ng 5 gigabytes. Hindi kasi. Kasi kung iisipin mo lahat ng gusto mong gawin, I tell you, ang sakit sa ulo. Let tomorrow problem itself. Amen? Sapat na ang ating alalahanin sa araw. Hindi sinasabi mo, tayo mag-plan, no? God is telling us, do not afraid of tomorrow because God is already there. He never changes. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And that invitation, ang ganda po ng invitation sa atin ni Lord. Lumapit tayo sa Kanya at lalapit siya sa atin. Hindi siya malalayo muna siya ng konti. Lalayo siya, hindi. Sabi ng Biblia, lalapit siya sa iyo, lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Hindi ba napakagandang invitation sa atin yun? Tinuturuan po tayo na magkaroon ng anong intimate relationship. Remember that when Jesus Christ was completely blameless and innocent of wrongdoing, He exhibited the ultimate example of humility by accepting the role of sin bearer and willingly being sacrificed for the sin that you and me committed. Not Him. Hindi siya nag-commit ng sin. Pero naging sin bearer siya. Why? Kasi gusto niyang ilapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Siya yung naging tulay, siya yung naging daan para mapalapit tayo. Ang taong makasalanan, malapit sa Diyos na banal. Imposible pong mangyari yun. Pero ang Diyos ang gumagawa ng mga pwede na imposible. Kasi gusto niyang iparana sa atin na kahit magganon pa man ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, gusto niyang iparana sa atin yung kanilang lakilang pag-ibig. So, we have to purify our heart by accepting the invitation of God according to verse 8. We have to lay down our sinful nature in the feet of our Lord Jesus Christ. Our pride, our achievement, our everything. Kapatid, magpalinis tayo sa harap ng ating mabuting Diyos. Magsisi tayo upang maging karapat-dapat bilang tawagin mga anak niya. Amen po ba? Palapan po natin ang Panginoon. Not even single day. Huwag niyo pong kakalimutan. Not even single day na hindi makipag-ugnayan sa Diyos. Sasablay po tayo. Kahit, yung iba, diba sabi, kahit nakapikit ako, kaya kong gawin. Sabi po ng Bible, some may trust in chariot, some may trust in horses, but we will trust in the name of the Lord our God. Because that name, the name above every name, is powerful. Amen po ba? Makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoon.
kayo nagkiklaim the appointed son of God, kung kayo maniwala doon, nakalagay na po siya sa Matthew 24, claiming that he is God, pretending that he is powerful. Kailangan niya si Duterte ngayon. Bakit? Walang sasalo sa kanya. Pati sa Amerika, hinahabol siya. Sabi naman, nakalusot na sa Amerika, dito pa sa Pilipinas. Ang bahay mo, Pilipino. Pag nakita ka na ng mga Marites dyan, yung mga kalusot, ipalinis tayo sa Diyos. Bilang mga lingkod, lapit tayo sa Panginoon. Lord, nagkasala ako. Naalala niyo yung dalawang tao sa Matthew? Yung isa, sabi niya, Panginoon, salamat! Dapat tayo rin ako katulad ng mga kasalanan na yan. Nagbibigay ako ng aking ikap po. Sumasamba ako, makailang ulit. Samantala yung isa po, may hindi makatingala sa langit, dinatagupan ng kanyang sala. Sabi na, have mercy on me. I am a sinner. That person, yung tao na yan ang kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Umaamin yan. Ipapakumbaba eh, sa harap ng Diyos. Yun ang sikreto ng isang Kristiyanong matagumpay, yung marunong umamin. Yes, we failed God many times. Every day, we failed God many times. But when we come to God with humility, accepting our weaknesses and failure, God will pour out His mercy and grace and His blood to cleanse us from our unrighteous living. Amen po ba? So last but not the least, to break free from the bondage of pride, we have to humble ourselves before the Lord. Verse 10. Sabi po ng verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang problema, gusto natin itaas tayo ng boss natin, ng position. Ay, hindi nakikita ni pastor yung aking mga ginagawa. Ang dami ko na kayang ginastos dyan. Tapos ayaw akong ilagay sa anulay, sa kausin, naglagay sa leader. Sabi po ng Biblia, ang sinamang gustong maging pangulo ay dapat magiging ito. Amen? Why? Because God opposes the proud but give grace to the humble. Pasalamatan mo ang Panginoon kung nagiging bahagi ka ng church sa anumang aspeto. Pagbibigay ng iyong oras, ng iyong panahon, ng iyong talent. Ako kaya nag-design ng ano na yan? May narinig ako. Ako kaya nag-design ng stage na yan. Kung wala ako, walang magandang stage dyan. Ako kaya nag-design ng logo. Okay, nag-design yung mga naglagay. Kami naglagay niya, kami nagpintura niya. Pasalamat ka dahil ginamit ka ng Panginoon. Nagkaroon ka ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong iglesia. Nagkaroon ka ng pagkakataon na tulungan si pastor at si pastora sa panahon ng kanilang mga pangailangan. Pangangailangan does not mean yung financial lang. But of course, yung brother, kailangan ng financial. No money, no honey. That's life. That's the reality. Diba? Hindi mo mapunta. Hindi ka makapunta sa Lakoy Rico sa Palawan. Kailangan mo sumakay ng ano? Pero plan, pag walang ano, promo, patay ka. Diba? Kailangan natin ng pera. But, look at this principle. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All those things, all those needs will be added unto you. Unahin natin lagi si Lord. Amen po ba? Nauna nga natin ngayon. Ibig sabihin, bumawa tayo ng napakagandang decision sa araw na ito. Palakpakan natin ang bawat isa. Kahit sa bahay, diba, pag kung kailan pa naman paalis ka na, magsisimba ka na, ang daming struggle, ang daming pati yung aso. Pati yung mga alaga na biglang tatakbo ko, habulin mo, malilate ka na. Diba? Pati dyan sa kalsada, kung kailan papunta ka sa simbahan, ang dami ng pag-alagala dyan, tatlong gulong dyan ang kulay green. Mayroon din ang huli, pastor ngayon. Ako pa ang mali! Siya pa galit! Wala na nga siyang lisensya, wala na nga siyang prangkisa. Talagang ko, titignan ko pa. At tungkol ko kaya ito, kasi lang baka may vlogger dyan, eh, mas.
Magbayaran pa ako. Magbabayaran din ako, di dapat yung mabubuting gawang nahinin ko ba? Alam nyo, nakakatakot po sa panahon ngayon. Ang daming, not only human CCTV. Hindi lang sila Marites at Marisol ang nakakatakot ngayon. Pati mga vlogger, pero ang Marilaki noon, huwag bibihirap pumapasyal yan. Ngayon, kita nyo, buong kalsada, kabilaan, punong-puno ng establishment. Sumikat na dahil sa vlogger. Huwag mong hayaan. Ikaw ang ma-i-vlog nyo. Delikado ka. Diba? Pigil-pigil, Lord, I submit everything to you. Pag nasingitan ka, okay lang yun. Baka bigla kang bumunot, at pag bunot mo, may vlogger na. Sikat ka agad. 2 million views in an hour. Kay Lord na lang tayo magpasikat. To be humble is to submit everything to our God. Kahit na yung alam mo na kaya mong gawin, lalo na yung hindi na natin kaya. We have to submit to God and be connected regularly through devotion, through worship, through prayer. It includes of dying to love ourselves. Why? Sabi ni Kristo, ang sino mang umiibig sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa mga kapatid, ay anti-family pala ito si Lord. No! Sabi doon yung kasunod, nang higit sa akin, pwede mong mahalin. You remember Abraham? Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, yung pinakamamahal mong anak, nakalimutan mo na ako dahil yan sa, di ba, madalas ganun tayo, kung binigay na yung hiningi natin, tapos nakalimutan na natin yung nagbigay, yung ibinigay, yun na lang ang love natin. Sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin, akit ka ng bundok, tatlong araw, doon mo siya, ialay. Ingat-ingat kayo, pag masyado nung mahal yung asawa nyo, iiwanan na kayo niya. Naniwala kayo. Hindi po ako nag-jojo. Biblically, mas mahal mo siya kaysa kay Lord. Ay, baka huli sa Lord. Ingat. Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, hindi ka na makapag-devotion pag nandyan siya. Hindi ka na makapag-pray pag nandyan siya. Ingat-ingat ka, huli na ni Lord. Yung bahay mo, huwag mong ipagamit kay Lord. Diyos, sasakyan mo. Buti na lang dito, makikita ko. Lagi na. Pahirap naman. Hindi mo pinagamit yan sa gawain. Huli, sasakyan mo na yan. Maniwala. Pag mahal na mahal mo yan, yung bang punas-punas, lagi nakakumo, talos yung panahon mo sa pananalangin, pag-delibusan, pag-worship, nababawasan na, worship team. Delikado yan. Negosyo mo, pera mo. Ay, I tell you, isang kisak mata lang yan. Sabi ni Job, hubad akong pumasok dito sa salimutan, hubad din ako nalabas. Hindi na nga mahulugan, huwag ka nang maghanap buhay, huwag ka nang mangarap, huwag ka nang magsumikap. No! Our priority, our top priority in this life is God. Because when we commit everything to the hand of God, siya ang magbabantay. Amen po ba? Siya ang magbibigay ng protection. Sa bahay mo, sa negosyo mo, God will cover that with His precious blood. Not even Satan cannot touch your property, your wealth. Why? Ingatan niya ni God. Basta ikaw, ayusin mo ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Magpakumbaba lang tayo. Bakit? Pag nagpapakumbaba tayo, itataas tayo ng Panginoon. I'll give you an example. Sino si pastor? Kita nyo, alam nyo, kung ano po yung nakikita nyo, yan na po yan, wala na magbabago. May kita nyo kung minsan sa kalsada? Nag-jojoy tayo. Kanina, hinatid ko po yung motor ko dun sa paayusan kasi aalis mamaya. Kahapon maraming ginagawa. Nagpakabit po ako ng malaking MDL. Bakit? Ang dilim po sa sagada pag gabi. I tell you, yung kalsada po dun, walang gater-gater po dun, bangin agad. Iwan na si Jesus agad doon. Galing na po ako dun last year. Bangin, asin, bangin. Asin, malalim na bangin. Yung mga nakarating na po ng sagada. Kailangan maliwanag na ilaw. May nagbigay sa akin ng maliwanag na ilaw. Kasi lang, walang kasamang accessories. Eh. Bibili pa ako ng mga accessories. Okay lang, binigay na ako. Bibili pa lang. Alam ka naman lahat na lang. Bibigay. Kusi ka pa. Di pinaayos ko po kanina. Sabi nung ligani ko pa ako, Pastor, bukas na lang ng umaga. Promise. Bago ka matapos mag-preaching, tapos na yan. Kasi alis po ako ng alas dos. Kita kami dyan. Alas dos, galing sa Antipolo yung dalawa. Galing na Santa Maria, San Pedro Laguna yung dalawa.
galing ng Bataan yung dalaw, magkikita na lang kami sa Jose bumayang gabi. 7 o'clock. Bumayang gabi. Hindi namin ano, may dalaw pang galing yung ulangan. Ang pangmanong bang meron pag nag-rides? Yung bira naman po ako mag-post pag nag-rides. Kaya sabi nila, rides-rides lang yan. Wala namang ginagawa yan. Pagpakasarap lang sa buhay. Eh, di kayo mag-rides. Pag andar mo pa lang sa kalsada, ang dami ng sasakyan. Di ba yung wrist? Ako, di ba ba? Yung wrist, yung malay ng likod mo, 5 araw nagdadrive ka ng motor. Tapos mga bundok, ang didilin. Tapos may mga bangin pa. Okay lang, dumikit ka na lang dito sa may pader ng bato. Kaso lang, may nalalaglag ng mga bato. Para lang abutin yung mga pastor natin sa probinsya. Nasabi nila, may nakakaalala pala sa amin. May nagmamalasakit pala sa amin. May nagdadasal pala sa amin sa labang. Yung isa na magre-resign na, namatay yung tatay ng pastor siya, ang pinalit magre-resign na po siya. Nung pinuntahan po namin, isang taon na nakakalipas ang ganyan, nagpapastor pa rin po siya. Diba? God is doing something through this. Bless the minister's rider. Bicol, tatlong Bicol na po kami. Dalawang Mindoro at saka Tsagada. Ganto ba po dito sa Norte? Bakit ito ginagawa ito? Isang araw, mga ngailangan din ako. Pwede po ba? Isang araw, hindi ako laging malakas. Kailangan ko rin ng mga kapwa Kristiyano. Pastor, nandito pa po kami. Kailangan po natin lagi naman mag-i-encourage sa atin. Di ba? Sabi ng Bible, do unto others what you wanted you. Maaaring malakas pa ako ngayon. Di ba? Pero isang araw, manghihina din ako. Dahil nagtanim ka na sa panahon na kailanan mo. Ang isang magbabalik ng lahat ng pinag-alaman. Hindi ka man nakasama sa mission dahil busy ka sa trabaho mo, sa negosyo mo. Pwede ka pa rin naman tumulong. Pwede ka pa rin naman umambag. Pastor, gigas na. So mamaya po, yung risk limit, okay lang. It's importante, alam mo, habang nabubuhay ka, nagagawa mo yung pinag-alaman sa iyo. Yun ang pinakamasaya sa natin ang Panginoon. This passage is for all of us who are called to be His servant. Tandaan natin, ayaw ng Diyos na may kahati, ayaw ng Diyos na may kaagaw. Siya lang ang karapat-dapat na maitaas sa ating mga buhay. Amen? Nagagawa ko po ito dahil hindi magaling ako. Marami pong mas magaling. But if we choose to submit and obey the truth of God's word, which command us to be humble, then we will be exalted by God like our Lord Jesus Christ. Yung Philippians chapter 2 kanina binasa natin. So today, in our conclusion, sabi na today, let the word of God manifested in our lives by understanding and applying it now, not tomorrow, to break free from the bondage of pride. Number one, we have to submit ourselves to God and resist the devil. Number two, we have to come near to God and He will come near to us. Number three, we have to humble ourselves before the Lord and He will lift you up. Ang sarap po ng pakiramdam. Gusto ko lang isip. Patapos na po ako. Pasensya po. Namadali ko na po. Nagila ko na kasi alas nila mamaya. Ang sarap po ng pakiramdam. Katulad sinabi, sino ba naman ako? Nakaraan linggo, ang karap ko mga congressman. Mayor, bishop, na kumukumukum lang pa. Parang taga-kain lang ako doon. Pero nag-suggest po ako, paano kumikita ang Tsagada? Wala namang produkto ang Tsagada. Ano lang meron sa kanila? Hangin coffin. Places. Malalamig na lugar. Anong sabi ko? Nakapag-suggest din ako. Kasi yung kanilang tourism, maglalagay ng isang tourism hub kung saan nandun ang lahat ng bagay. Lahat na nga hanapin ng mga turista, mga information nandun na. Paano ipipresent? Gumawa ka, sabi ko, dahil construction worker ako. Gumawa kayo ng isang pader. Nakita ko po ito sa Quirino. Yung isang pader, nandun na ang lahat ng lugar na magaganda na pupuntahan ng mga tao. Pagpunta nila doon, hindi na sila magtatanong ko, ay, nandito pala ako. Doon pala ang pagpunta ng hanging coffee. Diba? Sinasabi na nung pader na nandun sa tourism hub, kung nasan siya at saan siya pupunta. In that way, yun lang po kasi pagkakita ng Tsagada.
yung mga kanilang magagandang lugar, wala po silang produkto. 200,000 everyday turista pumunta na sa Davao. Di ba? Kahit ordinaryong tao ka, I tell you, may maya ang bagka. Amen po ba? Huwag mong pigilan ang sarili mo. Pag magsasalita ka, dapat may maganda kang sasabihin. Pag walang magandang sasabihin, pigilan mo na. Pero pag may magandang sasabihin ka, isa Diyos mo. Bakit? Nais ng Diyos na gamitin ka niya sa tahanan, sa pamilya, ng anak. Pwede kayong magsadya sa mga magulang. Tinatratuloy pa rin. Hindi pa rin nagbabago kahit mas marunong kayo sa magulang ninyo. Hindi magbabago ang magulang at anak na relasyon. Kahit mas makalaki na kayo kumita sa magulang nyo, dapat hindi nagbabago bilang Kristiyano. Hindi nagbabago ang relasyon. Anak pa rin kayo at sila'y magulang pa rin natin. Amen po ba? Sa ganung paraan nagkakaroon ng harmonious relationship. Amen po ba? Napag-uusapan ng malumanay at maayos ang lahat ng problema pinagdadaanan. Magkakaroon ng maayos na komunidad. Na ang plano natin bilang simbahan magkaroon ng isang komunidad na ang pundasyon ay pag-ibig ng Diyos. Tayo po tayo na. Manalangin tayo, kausapin natin ang Diyos. Nangako naman siya na pag tayo lumapit sa Kanya, lalapit siya sa atin. Hindi po ba? Kapag sumuko tayo sa Diyos, Satan will flee from us. Ang Diyos lang po ang ating kapangyarihan. Siya ang ating kakayanan upang magtagumpay sa lahat ng struggle na natin. Makapangyarihan Diyos ng kalangitan. Amang banal, kayo po na may dalang ng langit at lupa, sa umagang ito nais po namin pagkatiwala sa iyo. Ang struggle ng bawat magulang, struggle ng mga anak sa kanilang mga magulang, ang struggle ng mga leader ng simbahan kung paano ililid ang bawat pamilya, na kilalanin ka, paglingkuran ka, mahalin ka, higit kanino pa man, higit sa ano pa mang bagay. Right now, Lord, we humble ourselves before you at acknowledging that part ng union natin. So we pray, Divine Word of the Church, sa pangunan po ni Pastor Amini, Pastor Roswell, Panginoon, kasama po ng mga masisipag na leader, kasama po ng worship team, I pray, napigising niyo po sila ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Hindi po namin pinapayagan at pinagbabawalan namin ang anumang pride sa pangalan ni Jesus. Hindi po namin pinapayagan nang anumang gawa ni Satanas ay maka-penetrate sa iglesia nito sa pangalan ni Jesus. Pinagbabawalan namin at dinilig po namin na i-comment po, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang bawat pamilya, ang bawat negosyo, Panginoon, ang bawat lingkod nyo ay palagi nyong alagaan. Tatlubayan, kabayan, pagtatagumpayin nyo kami, Panginoon, because as you said in your word, for the battle is the Lord and the victory is ours. And we will claim it in the name of Jesus that we are more than conquerors in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sinabi niyo sa iyong salita that greater is he that is in me than he that is in the world. Pagkabag kami nandito pa sa ibabaw ng sanlibutan ng mga hayaan niyo manifestation ng banal yung Espiritu ay laging maranasan ng iglesia nito. Hallelujah! Nakapangyarihan ng banal yung Espiritu, ang pagdalaw ng iyong presensya sa buhay namin, hindi lang sa loob ng simbahan ito, maging sa loob ng aming pamilya, na magiging asin at ilaw kami ng aming pamilya, ng aming kapitbahay, ng aming trabaho, ng aming eskwelahan, kung saan yung mga kami ilako sa pangalan ni Jesus, magliliwanag po kami. Sapagkat ikaw ang Diyos na siyang tumawag sa amin upang kami ay gamitin para sa iyong kagalakihan. Nagpapakumbaba po kami at hinihingin po namin ang tawad ang lahat ng kapalaluan. Padayaan niyong aming isip. Nagbalutin mo itong banal na dugo. The helmet of salvation. Lord, is be upon us. Upang anumang gawa ng kaaway, anumang udyo, anumang panunsula, hindi po namin marketing, hindi po namin ma-entertain.
sabagat ang mata, isip, puso at kaluluwa namin ay nakapokus sa Diyos na nangako sa amin na hindi kami iiwan ni pababayaan. Sa Diyos na bigay sa amin ang kakayanan at kapangyarihan upang gampanan ang ministeryo. Ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Walang ibang nagtiwala sa amin katulad ng pagtitiwala ninyo na hindi kayo nag-aalinlangan kailanman, Panginoon, sa kakayanan po namin sapagkat nakikita niyong lagi ang potensyal ng bawat isa. Kaya kung may mga pinagdadaan ng proseso man ang mga kapatiran dito sa Iglesia ng Divine, I pray. And I declare, Hebrews chapter 12, verse 2, that we fix our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Thank you for bringing us together here in unity to worship, to exalt your holy name, to listen and to learn from your word, and to be transformed according to the likeness of Jesus, our perfect example. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito sa inyong isang binigay sa amin. Salamat sa mga kapatid na nandito sapagkat alam namin uuwi kami na may baon-baon tagumpay, may baon-baon lakas, may baon-baon patuloy, may baon-baon salita ng Panginoon na magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang magtagumpay sa bawat araw na aming kakaharapin sa panibagong lingkod. Salamat po, pinupuri po namin kayo, dinadakilan namin kayo, pinapasalamatan namin kayo, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa iglesia nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po namin ang Panginoon. God bless you.